So, good day sa inyo mga sir, mga moms. It's me again, Moto VIP. And today, ay lalagyan natin ng relay itong ating headlight. So, ito yung ating ilalagay. Horn relay, 4-pin. Ayan. Nilagyan ko na siya ng mga wire. Ginawan ko na rin ng color coding para hindi kayo mahirapan. Ayan. So, bakit ba natin lalagyan ng relay itong ating headlight? Kung napapansin nyo, last vlog natin ay nung in-install natin yung ating LED at nung nag-hazard ako, nagbo-blink din yung ating headlight. So, parang ganito. Ayan. Kung napapansin nyo, sumasabay sa ating flasher yung pag-blink ng ating headlight. Paano pa kaya pag sinabay natin yung brake? Ayan. Mas humina yung pumapasok na kuryente dito sa ating LED. Ayan. Napapansin nyo, nagbo-blink din yung ating headlight habang naka-flasher tayo. So, ang kailangan lang natin gawin ay lalagyan natin ng relay. Ayan. Pag 5-pin yung inyong nabiling relay ay okay lang. Ang gagamitin lang naman kasi natin doon ay itong pin 30, pin 85, pin 86, at pin 87. So, install na natin. Natanggal na natin yung headlight. Ngayon naman ay hahanapin na natin yung pinaka main supply ng ating headlight. Para madali nating hanapin, ay tignan nyo yung inyong high and low beam switch. So, andito siya. Ito. Yung high and low beam switch. Tapos, punta naman kayo dito sa likod. So, kung napapansin nyo itong socket na to, andito yung main supply ng ating headlight. So, tatanggalin natin yan. So, eto na yung ating wire. So, kung mapapansin nyo, meron siyang tatlong wire. Isang white, tapos yung sa gitna, isang yellow na may stripe na white, medyo hindi kita kasi marumi yung ating wire. Ayan. Tapos, isang yellow. So, yung isa dito is yung main supply. Tapos, yung isa naman, yun yung mapupunta sa high beam. Yung isa ay mapupunta sa low beam. So, para mahanap natin ng madalian yung main supply, ay gagamit tayo dito ng test light. Lagay lang natin to sa may body ground. Ayan. Switch on nyo yung inyong headlight switch. Tapos, pwede na natin siyang i-test. Pag umilaw itong ating test light, ibig sabihin nun ay yun na yung ating main supply na hinahanap. Dito sa white, wala. Dito sa yellow na may stripe na white, ayan. So, ito yung pinaka main supply, yung asa gitna. Yung yellow na may stripe na white. Tignan natin sa yellow, hindi rin iilaw to. Ayan, hindi rin umilaw. So, nahanap na natin yung isang hinahanap natin. Yun na yung main supply. Pag nahanap nyo na yung pinaka main supply ng inyong headlight, ay puputulin natin yung main supply niya. Yung akin, eto. Yung yellow na may stripe na white, yung kanyang main supply. Puputulin na natin yan. Yan, naputol na natin. Tapos, balatan natin. Pati din yung isa. Pag puputulin niya na yung pinaka main supply niya, make sure na nakapatay yung inyong switch. Para in case na dumikit yung main supply sa body ground ay hindi siya masusunog or mag-spark. Naputol na natin yung main supply at nabalatan na rin natin. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung relay. Ito na yung ating relay. Ang una nating itatap dito is yung 85. Ayan, etong yellow. 85 yan. Itatap natin tong 85 dito sa may main supply ng ating headlight. Dito sa may yellow na may stripe na white. Ayan.
So hinangin natin para mas maganda. Yan, nahinang na natin yung 85 dun sa may main supply. Ngayon naman, ang itatap naman natin ngayon is yung 87. Ayan. Dito sa may mismong socket. Ayan. Yan natin siya itatap. Ayan. Hinangin uli natin. Ayan, pwede na natin siyang i-tape. Na-tape na natin siya, pwede na natin ibalik dito sa may switch ng high and low beam. Ayan, ibalik na natin yung tinanggal natin sa may switch ng high and low beam. Ngayon naman, ang itatap natin is itong number 86. Itatap natin to dito sa may socket na to. Ayan, hahanapin natin dito yung negative ng pupunta sa may LED headlight. Dito na tayo sa may socket na pupunta dun sa may pinaka LED ng ating motor. So kung mapapansin nyo, tatlo din yung kanyang wire. Isa dito yung high beam, low beam, at isa dito yung kanyang ground. Yun yung ating hahanapin. So etong black na may strap na white, yung kanyang negative. Ayan. So yan, puputulin din natin yan. Ganyan lang natin para mahaba yung wire. Ayan, eto siya. Putulin na natin yan. Ayan, naputol na natin. Balatan uli natin. Yan, nabalatan na natin. I-tap na natin itong number 86. Dito sa may ground. Dito siya. Dito natin siya itatap. Huwag dito. Dito mismo. Kasi ito yung may power ng negative. Ito na yung number 86. Tap na natin dito sa may negative. Sa may pinutulan natin kanina. Yan, hinang uli natin para mas matibay. Natap na natin yung number 86. Yan, naitap na natin yung number 86. May naman etong pinagputulan natin. So etong pinagputulan natin is pupunta natin siya sa may negative ng ating battery. Yan. Hindi pwede dito sa may body ground, dapat dun sa may mismong battery. Etong number 13 ng ating relay naman is itatap natin dun sa may positive ng ating battery. Mismong positive ng ating battery. So dugtungan na lang natin to ng mga mahahabang wire at pwede na nating itap dun sa may battery. So yan,
pwede na nating itap dun sa may positive at negative ng ating battery. So, isasama na natin dito yung number 30 ng ating relay. Ayan. Yung number 30 kasi na itong isang relay ko ay naka-rekta na dun sa may positive ng aking battery. Ito siya. So, ito yung wire na papunta dun sa may battery. So, pwede ko nang itap dito yung number 30 na nilagay natin sa headlight. Yan, na-itap na natin yung number 30 dun sa may positive ng ating battery. So, eto naman, itong negative na itatap naman natin sa may mismong battery. So, dito ko rin itatap yung negative na ipupunta sa battery. Kasi eto, rekta to dun sa may negative ng aking battery. So, lagyan na natin siya dito. Yan, na-itap na natin yung negative sa battery. So, na-itap na natin lahat ng wire. Pwede na natin i-testing. Yan, gumagana naman yung ating headlight. Subukan natin mag-flasher. Ayan, naka-flasher na yan. So, hindi na siya nagbo-blink, no? Ayan. So, tapean na natin lahat ng kailangan i-tapean. Tapos, pwede na natin i-balik yung headlight. So, ayan. Naibalik na natin yung mga fairings. Tapos, tinanggal ko muna yung basket. So, testing na natin. Switch on na natin. Ayan yung kanyang low beam. High beam. Ayan yung kanyang high beam. So, try natin mag-flasher. So, kaliwa. Ayan. Hindi siya nag-blink. Ayan. Wala na siyang blink. Try natin sa kanan. Ayan, kanan. Hindi rin siya nag-blink. So, try natin mag-hazard. So yan, naka-hazard na tayo. Ayan, naka-hazard na tayo. So, problem solved mga sir, mga moms. Mas lumakas pa yung ating headlight. So, dito ko natatapusin yung vlog natin. And kita-kits sa susunod na vlog. Ride safe. Peace out.